insurance policies to, Miss Yvonne, ha? Para sa akin at para sa asawa ko. May discount ba dyan? Ako, Mrs. Zamora, sige ho, pag-usapan natin yung discount pag ni-refer mo sa akin yung kapatid mo. Promise, ha? Oo. Sige, late na ako. Alis na ako. Ay, sige ho. Salamat ulit, Mrs. Zamora. Nasa OR na si Victor. Medyo matatagalan yung operasyon kasi neurosurgery yun. Eh, si mamay nga, nagdadasal na. Si Doris naman di mapakali. Eh, lahat kami dito umaasang magtatagumpay yung operasyon. Sana nga malampasan ni Victor tong operasyon niya. Hayaan mo ipagdadasal ko siya dito. Yvonne, di ka ba pupunta dito? Pakibalita man lang. Baka mamaya may mga itanong tungkol kay Victor. Gary, wala na ako sa posisyon para pumunta dyan. Si Janine ang asawa. Siya na lang ang tanungin niyo kung may kailangan kayo, hindi ako. Sige. Alala ako sa'yo. Pareho pa kayo ng ate mo na wala magdamag. Kung alam mo lang, halos mamatay ako sa pag-alala. Pasensya na po, Mang. Hindi ko naman hinihiling na magkapati kayo ni Victor. Ang gusto ko lang, maging mabuti kang tao. Yung may konsyensya. Hindi lang kay Victor, kundi sa kapwa mo. Naintindihan ko naman po yun, Mang, eh. Oh, may galit ako kay Victor. Baka mas galit ako sa sarili ko, eh. Ano yan, nawala si Papang. Wala akong nagawa, eh. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin akong nagagawa. Siguro sinisisi ko lahat kay Victor. Ngayong alam mo na, anak mo, bago ka na. Hindi mabuti ang nalulunod ka sa galit at sa puso mo. Tawad po mo. Tawad po mo. Sa atin ng high school. Di ba, nabagok yung ulo niya. Kinain naman niya. Oo naman. Pagkatapos mabagok, tumambling. Eh, naka 3 points naman din. Kaya niya yan. Ang klase yan eh. Talagang matigas ang ulo ni Victor. Gagawin niya kung ano sa tingin niya tama. Kahit mali pa yun. Obviously, hanggang ngayon pa rin. Okay ka lang ba? Okay lang po ako. Tikilan mo nga ako. Sa mga nangyayaring ito sa'yo ngayon, paano ako maniniwalang okay ka? Halika, mupo ka dito.
Umupo ka dyan. Inumin mo to. Si Victor sa kanyang operasyon. Itinataas po namin siya sa ngalan ni Jesus. Time check 8 o'clock, 4 hours services on searching operation. And out. Dr. Conejero, close him up. Asawa ko. The draining of the blood and the removal of the hematoma was successful. Ligtas mo ang asawa ninyo, Mrs. Guevara. Salamat po. Yun nga lang, kailangan natin siyang ilagay sa ICU, intensive care unit, for the next 24 hours para ma-monitor natin ang condition niya, kung stable ba or improving or kung nag-deteriorate. We'll make sure that he's recovering very well after the surgery. Doc, kailan po bang magigising yung asawa ko? Mananatili po ba siyang walang malay kahit pagkatapos ng surgery? Depende ang lahat sa kung gaano kabilis ang recovery niya. In the meantime, ipagpatuloy niyo yung ginagawa ninyong pakikipag-usap sa kanya. Let him know that you care, na hinihintay mo siyang magising. Makakatulong kasi yun ang malaki sa kanya. Excuse me. Thank you, Mom. Salamat po. Thank you.
rin si Victor para malipat sa recovery room? Hindi na rin ako siguro magtatagal, Gary. Once, hindi sa nangihimasok ako. Pero, di ba tingin mo, ano na para magbukas ang bagong chapter sa buhay niyo? Di ba, mag-ayos kayo, magkapatawaran. Hindi. Gary, hindi ganun kadali ibigay ang pagpapatawad. Pero alang-alang sa mga nadadamay sa gulong to, lalo na ang anak ko. Pipilitin ko. No. Ngayon nang sasabihin sa ito, Yvonne, pero hanga ako sa tatag mo. May ibang babae yan, malamang nabaliw. Pinapatapang at pinapatigas nila ang loob ko. Wala ako, Gary. Ingat ka. Yvonne? Maraming salamat. Maraming salamat sa pagtanggap mo sa amin. Sana dumating ang araw na mapatawad mo ako at ang asawa ko. Ikaw na si Mrs. Guevara. Nakuha mo na ang pangalan niya. At iba naman ang pagpapatawad ko, gusto mo pa rin makuha ng buo-buo. Makontento ka na muna sa kung anong kaya ko ipakita at ibigay sa inyo ngayon. Masyado akong nasaktan bilang dating asawa ng asawa ko. Pero hindi nangangahulugan na manhid ako bilang ina ng anak namin. Pero ang akala ko... Thank you. Ayan, Marcos, ah. Narinig may sinabi ng nurse. Kakatapos lang daw ng operasyon ng tatay mo. Kaya bumalik na lang tayo. Pag nakarecover na siya, at pwede na tayong bumisita. Ganun po ba? Para sa'yo. Sarap yan. Alam mo kung sino naturo sa akin mag-magic? Dati ko. Kasi nung bata pa ako, yung mami ko lagi nasa ospital. At umiyak ako palagi. Nangita ko siyang nasasaktan. Kaya nag-magic yung dati ko. Kasi alam niya, tumitigil ako sa pag-iyak. Kaya nangita ko yung magic niya. And it seems na nag-work pa rin yung magic. Sana nga po, namamagic na sana gumaling na po ang tatay ko. Marcos, maraming nadadasal para sa tatay mo. Ikaw, yung lola mo, siyempre, yung nanay mo. Kahit galit nga po si nanay sa kanya, pinagdadasal po niya si tatay na gumaling. Ganon kabait ang nanay mo at nagagawa niya yan. Marcos? Nay, dadalawin lang po namin si tatay. Janine, pakitanggapin mo to. Konting tulong para sa bill ng hospital. Hindi na, Gary. Nakakaya sa inyo. Hindi, tanggapin mo to. Kapatid ni Doris si Victor, kaibigan ko si Victor, asawa ka ni Victor. Pamilya tayo. Natutulungan dapat ang pamilya. Kaya please, tanggapin mo na. Pating tulong na yan. Fine, Yvonne. Let's go. Gary, ano ba? Ito na. Maraming salamat. Maraming salamat. Tapi
at maging masaya ako kasi ako ang maswerteng babaeng iniintindi mo. Sa kabila ng pagmamahal mo sa akin, hindi pa rin ako handang mahalin ka, Albert. Siguro malalim pa nga ang sugat na iniwan ni Victor. Sorry. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Konting laban pa, ha? Para bumalik ka na sa akin. Kotse dito sa hospital bill ni Victor? Nangatog yung tuhod ko, ha? Nung nakita ko yung paunang bayad mo. May pera pa naman ako sa bangko, eh. Binagdag ko na rin yung 250,000 na binigay sa akin nila Gary. Ayoko nga sanang gamitin, kaso kailangan talaga. Hello? Kapamilya kaya sila. Kaya dapat lang tumulong sila. Pero bilib din naman ako kasi katatagan ang loob mo, Janine. Kahit buong barangay ni Yvonne ang gumera sa'yo, talagang... wala silang masasabi dahil ikaw ng asawa ngayon ni Victor. Ninuno ko na lahat ng pride ko para lang matanggap ako ng pamilya ni Victor. Dumaan na ako sa pagmamakaawa at pagluhod kay Mamay. Pero hanggang ngayon, nababa pa rin yung tingin nila sa akin. Ano pa bang kailangan kong gawin para lang matanggap nila na ako ng asawa ngayon ni Victor? My friend, dito sa Pilipinas, kapag naging mistress ka na may asawa, kabit ka na forever. Kahit pa siguro mauso ang divorce, eh. Pero alam mo sa Amerika, they call it the affair. Pero dito sa Pilipinas, they call it the unfair. Sana man na maging masaya sila sa inyo, dahil ikaw na yung asawa ngayon, legal pa yan. Padre, bakit? How are you? Yaya is reading me a fairy tale po. Kaya lang, I don't understand what she's saying po eh. Mommy, how's Papa po? Kakatapos lang ng operasyon niya. And he made it. Yay! Mommy, alam mo po, nagkaroon po ko ng dream about Papa last night. Nandun daw po siya sa car, nakaupo lang po. Tapos, tinatawag ko po siya ng malakas. Kaya lang po, hindi po niya tayo pinapansin eh, until he drove the car away. Mommy, ba't pa kaya tayo hindi po pinapansin ni Papa? Galit pa po siya sa atin? Audrey, anak, panaginip lang yun. Gagaling ang Papa mo. At kapag magaling na siya, I promise you, uuwi na siya sa bahay. Sige na, magbasa na kayo ni Yaya. Sige po, Mommy. Bye po, love you! I love you too. Safe and healthy ang baby mo, Mrs. Guevara. Nag-work ang mga medication na nireseta ko sa'yo. Matibay ang kapit despite the severe stress. Salamat po. But that doesn't mean hindi ka na mag-iingat. Umiwas sa stress, sa pagod, puyat, sa gutom. Otherwise, baka may mangyaring masama sa bata. Janine, kaya ng alagaan ni Tita Sonia at ni Doris si Victor ngayon. Ikaw, rest ka din pag may time dahil kung hindi mo titigil niya pag-aalaga mo, baka yung baby niyo ang manganib. Siguro nga, Carla. Kailangan ko na nga magpahinga. Dahil kung ano-ano na yung nakikita ko. Janine, meron ka bang nakikita na hindi ko nakikita? Janine naman, huwag ka namang manakot ng ganyan. Sira. Si Dale. At panaginipan ko siya. At hinahanap niya sa akin si Audrey. Ay, nako, Janine. Kahit ilang beses mo pang panaginipan yung Dale na yan. As if matters. Eh, hindi naman niya alam na nabuntis kanya nang pumunta siya ng United States of America. Hindi niya malalaman na anak niya si Audrey. Tama ka. Si Victor na ang mahal ko ngayon. At siya na rin ang papa ni Audrey. At wala na siyang lugar pa sa buhay ko. Naman pala.
Lolo. Sana po, i-request nyo kay Papa Jesus na sana kumising na po ang tatay. Para po sa susunod na dalalawin namin siya, pwede ko na po siyang kausapin at kwentuhan. Namimiss ko na po kasi si tatay. Lolo, alam ko naman pong may tampo kayo kay tatay. Pero huwag na po kayo magalit sa kanya. Huwag niyo po siyang isasama sa langit, ha? Gusto ko pa po kasi siyang makasama ng matagal dito. Kahit may iba na po siyang asawa at anak. Tatay ko pa rin po siya eh. Kaya mahal na mahal ko po siya. Plus lang po, Lolo. Pagkasabi po kay Papa Jesus, sa sana magising na po ang tatay. Promise mo yan, Lolo, ha? Sana naman kumising ka na. Kumising ka na. Si Yvonne. Asan ang asawa ko?